Nilabas pa sa TV yung kabukuhan ko na nalaeming sa bahay yung utak ko. Inilabas pa sa TV. Bukod sa kare-kare, pangalan ng pagkain na inuulit. Adobo na lang! Pwede mong iinit ang paulit-ulit yun! Adobo, adobo! Adobo, adobo! Pwede ikaw na. Naman, iba talaga yung pagkakaintindi mo sa tanong natin. Ang pantay ko sa sagot ko kasi inuulit-ulit naman talaga yun. Nakailang init na. Kung makakapagreklamo ang adobo, edi nagreklamo na yun. Ulit-ulit ang init eh! Kumpiyansa ako sa sagot ko. Pero Dayan, bukod sa kare-kare, anong pang pagkain ang inuulit yung pangalan? Yan, hindi yung inuulit kainin, yung pangalan. Ano kaya, Dayan? Humba-humba. Humba-humba! Parang malapit lang din sa adobo-adobo yun. Ayaw nyo talaga yung lumayo sa adobo, ha? Humba-humba. Ang mahalaga, inulit ko siya. Humba-humba. Tantan. Puto-puto. Ha? Puto-puto. Ang sabi ni Tantan, puto-puto. Grabe. Bago yan, bago yan. Gino-gino pa lang yun, nilang ko puto-puto. Bago yan, bago. Lalo ako. Ang pinanggalingan natin, kare-kare. Tapos may lapu-lapu, may maya-maya. So ang tanong natin, bukod sa mga ito, ano pang pagkain ang inuulit ang pangalan? Tantat? 3 seconds. Bulaklak? Bulaklak! Anak pa! Laklak! Palabasa, manginino. Yan po mga sagot. Natama! Ano sabi? Hindi kasi kala ko talaga. Paulam. Paulam. Wala talaga yung pala pagkain. Maliban sa kare-kare, ano bang pagkain ng paulam? Wala talaga. Oh, akala namin ulam. Akala namin ulam. Sam. Nakakabobo pala pag nandito ka na talaga. Yung bobo pag nanonood ka, marami ka maiisip eh. Pero pag nandito ka na may oras na ano yun. Yung bobo, nilabas pa sa TV yung kabukuhan ko. Nakalemin sa bahay yung utak ko. Inilabas pa sa TV. Sam. Not by maganda po kasi siyang Bueno Mano. Test. Malay nila, second or third.